Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, ito na naman po tayo. Nagsimula na naman po mga lockdown. Ngayon po ang unang lockdown ng 2022. Tayo ngayon ay online muna, no? Dahil nasa alert level 3 po ang Aringay. And at the same time, may mga cases tayo dito sa Dulaw. So, para po sa safety ng lahat, mas pinili po ng church na ipagdiwang ang araw na ito through online. Pero nagpapasalamat po kami. Dahil sa kahit ganitong paraan ay nakakasama po namin kayo, nakakasama natin ang bawat isa na patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoong Diyos. At nataon pa nga po na itong unang lockdown ay birthday ko pa nga. Kaya very memorable, no? At hindi ko po ipagkakailan na ako po ay 24 years old pa lang. Apo, salamat po. Akala niyo po 21, no? Hindi po, 24 na po. Hindi, ako po ay 31 years old na. 31 years of God's faithfulness, God's goodness, and God's greatness in my life. 31 years of savoring the faithfulness and the grace of the Lord na Kanyang ipinagkaloob sa aking buhay. Kaya naman, sobrang laki ng pasasalamat ko sa Panginoon na kahit na malapit na nga ho tayo lumampas sa kalendaryo, ay hindi na ho yan ang sukatan ngayon dahil millennials na po tayo. Ang sukatan na ay tape measure. Kaya hayaan na po natin yung mga nagsasabing lampas ka na ng kalendaryo. Ano? So sa ating Panginoong Diyos, palagi pong bata ang puso natin dahil sa kagalakan ang ipinagkaloob niya sa ating buhay. Ayun, no? Nailusot natin yun, no? Alright! So sa umaga po na ito, mga kapatid, muli po ay hinihikayat namin ang bawat isa na let us give our undivided attention to the Lord. Kung pwede, wala po sana muna na naglalaba o nagluluto o kumakain. Let us sit together as a family, gather as one family, and let us worship the Lord just as how we are worshiping Him dito po sa bahay panalanginan. And also, grab your physical Bible at hindi yung mga digital Bible dahil sabi ko nga last Sunday, yung mga digital Bible ay may mga notification yan. At gagamitin yan ng kaaway para ma-disturb ka at hindi mo ma-enjoy yung pakikinig ng Word of God sa umaga na ito. So I encourage you this morning, grab your physical Bible, your ballpen, your notebook, and let us focus on studying the Word of God. Dahil ito naman po yung dahilan kung bakit po tayo ay nandirito ngayon upang muling makapakinig ng mga pangaral mula sa salita ng Panginoong Diyos. At nang sa gayon ay mas lalo pang lumalim ang ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Ayon. So I hope naka-steady na tayong lahat, naka-settle na tayong lahat. Let us now begin, mga kapatid. So sa mga seryo po ng ating pag-aaral sa mga nakaraang linggo, pinag-uusapan nga natin ang doctrine of God. At inihimay po natin yung mga attributes ni God, yung Kanya pong mga katangian. At sa umaga po na ito, ang titulo po ng ating aral, isa rin po sa mga attributes ni God is God as Life. At sa aralin po natin na ito, mga kapatid, atin pong makikita ng ating Diyos ay buhay. Okay? At ang atin pong aralin ay mapupulot po sa Acts chapter 17, verse 24 to 25. At ito po ang nakasulat doon. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is He served by human hands, as though He needed anything, since He Himself gives to all mankind life and breath and everything. And from this verse, mga kapatid, meron po tayong dalawang katotohanan na pag-aaralan. Number one, God is a living God. And number two, God is a relational God. Let us pray. Father God, we thank You for this morning. Thank You, Lord God, sa mga kapatiran po namin na kasama namin ngayon sa online worship service. Lord, we pray na Kayo nga po ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Alisin mo, Ama, ang naman pong maging hadlang sa pag-aaral po namin ng Iyo pong mga salita. And through Your words, Lord God, kami po ay muling Iyong paalalahanan, i-rebuke, encourage, i-challenge, Lord God, upang sa gayon ang amin pong pananampalataya bilang mga Kristiyano ay lalo pa pong lumago at maging kaya-aya sa inyong harapan. Maging ako man, Panginoon, nagagamitin mo upang ibahagi ang iyong mga salita na, Panginoon, gamitin mo po ako upang maging pagpapala rin po, Panginoon, sa iba pong mga kapatid na ikinig ngayon. I pray, Father God, that as we listen to Your word, Kayo, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sa pagkakataong ito. This we pray in Jesus' name. Amen.
So, yesterday, I posted a video na sana napanood ninyo yung God's Not Dead. But I believe na in the past, pag napanood nyo na rin itong movie na ito, God's Not Dead. So, sa isang Christian field na ito, na God's Not Dead, makikita natin yung isang professor, si Professor Jeffrey Radisson. At kanyang hinihimok yung kanyang mga estudyante sa unang meeting pa lang nila sa philosophy class na isulat, God is dead. At kapag sinulat nila, claim nila that God is dead, makakapasa sila sa kanyang subject. Pero merong isang natatanging estudyante na ang pangalan niya ay si Josh Wheaton na hindi niya maatim na maisulat ang God is dead. Kaya naman, sinabihan siya ni Professor Jeffrey na dahil hindi mo maisulat, hindi mo maiklaim, sige, magdebate tayo, maghanda ka, magdebate tayo. At ang mga estudyante dito ang magiging judge natin kung sino ang kanilang paniniwalaan, kung sino ang mas convincing, kung sino ang mananalo sa ating dalawa. And true enough mga kapatid, sa buong serya nga ng movie na ito, ay nakikipagdebate lang si Josh sa kanyang professor. Ngunit para bang kapag nakapaglabas na siya ng mga klaro at mga persuasive na mga arguments, ay tila ba parang pinuputok lamang ito ni Professor Radisson ng karayom at nawawala lahat ng kanyang mga sinasabi. Okay? Gaano man kaganda, gaano man kalinaw, gaano man ka-persuasive yung mga arguments ni Josh, ay hindi ito pumapasa kay Professor Jeffrey. At alam niyo mga kapatid, maging yung kanyang girlfriend na si Kara, in-encourage niyo siya na isulat mo na kasi God is dead. Okay lang yan, hindi naman yan yung faith mo, sulat mo lang. Para pumasa na tayo, para hindi na ma-jeopardize yung ating, para hindi na mapahamak pa yung ating future. Isulat mo na. Pero alam niyo, nanatili po si Josh sa kanyang paninindigan. Nakipaghiwalay siya sa kanyang girlfriend, at ipinagtanggol niya o pinagpilitan niyang ipagtanggol ang katotohanan ng buhay ang Diyos. Grabe mga kapatid, no? Madami pong mga atheist ngayon ang katulad ni Professor Jeffrey na ipinagpipilitang walang Diyos. Okay? Napakarami pong mga atheist ngayon. Okay? Ang nakakalungkot dito, hindi lamang sila yung naniniwala na walang Diyos, kundi ay hinihikayat pa nila ang ibang tao na maniwalang wala talagang Diyos. Sa katunayan, meron din po silang movement. And sadly, they are really growing rapidly. If you type in sa Google, Atheist Today, makikita po ninyo kung gaano na rin po karami ang numero nila. Sa katunayan mga kabatid, actually, hindi sila bagong movement. Noon pa man din ay existing na sila. Kaya nga sinabi ni King David sa Psalms chapter 14 verse 1a, "The fool says in his heart, there is no God." Yung mga mangmang daw, sinasabi niya sa kanyang puso, walang Diyos. Kaya noon pa man mga kapatid, ay existing na yung mga atheists, mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Kaya naman po, napakahalaga ng ating pag-uusapang aral sa umaga na ito. Dahil ang katotohanan pong ito, na madalas pong isinasawalang bahala ng karamihan, ay maaari po na kung patuloy na isasawalang bahala ito, ay maglalayo sa atin sa Diyos at bubulag sa atin sa katotohanang buhay ang Diyos. Sabi nga ni Josh sa kanyang argument, na ito yung tumatak sa akin na yung sa kanilang debate. Sabi niya, atheists say no one can prove the existence of God. But I say no one can disprove. Okay, grabe no? Isa lang siyang baguhang estudyante, pero ganito niya, ipagtanggol yung kanyang pananampalataya. Sabi niyo, walang makakaprove sa existence ni God. Sabi ko naman, walang makakapag-disprove or makakapag-deny sa existence ni God. And ang una nga po mga kapatid na katotohanan na atin pong pag-aaralan sa topic po na God as life is truth number one, God is a living God. Come on, type it sa ating comment section. God is a living God. Kapag naka-TV ka, syempre hindi mo matatype yan. Okay? Makikitype ka na lang sa isip mo. Okay? So, point number one, God is a living God.
Sabi po ng text natin sa Acts chapter 17, verse 24 to 25, "The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is he served by human hands as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything." Ang Diyos ay buhay. Amen po ba? Ang Diyos ay buhay. At ilang beses po itong pinatunayan ng kasulatan sa pamamagitan ng iba't ibang mga paraan. At tulad nga po nung napag-aralan natin last Sunday, ipinakilala ni God ang kanyang sarili bilang I am who I am. Exodus chapter 3 verse 14. At ito po ang nagpapatunay na buhay ang Diyos because of His address and activity. Oh, I hope you still remember our topic last Sunday. He's a personal God. He has a name and has activity. Ano po? Hindi natin matatagpuan sa kasulatan na pinagtatalunan kung totoo ba na may Diyos, kung existing ba si God, kundi ay patuloy lamang ito na napapatunayan sa iba't ibang mga paraan. At ilang ulit po na na-affirm sa Bible that He is existing and living God. Check out Hebrews chapter 11, verse 6. "And without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him." Jeremiah chapter 10, verse 10 to 11. "Ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay at ang haring walang hanggan. Nayayanig ang daigdig kapag ikaw ay nagagalit at walang bansang nakakatagal sa tindi ng iyong puot. Sabihin niyo sa mga Diyos-Diyosan, ang sino mang hindi makalikha ng langit at lupa ay dudurugin at lubusang mawawala sa ibabaw ng daigdig." Tunay na Diyos, Diyos na buhay, haring walang hanggan. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. "Ang mga tagaroon na rin ang nagbabalita kung paano nyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano nyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos." Tunay at buhay na Diyos. Ilan lamang po ito, mga kapatid, sa mga patunay sa kasulatan na ang Diyos natin ay buhay. That God is existing, and this is the basic pinaka-basic po na sa kanyang mga katangian, na aspeto sa kanyang katangian. At ang katangian nga po rin na ito, ang madalas po na ginagamit upang ipawalang bisa ang pagsamba ng iilang tao, ng ilang mga tao sa mga Diyos-Diyosang gawa sa kahoy, bakal o ginto. Knowing that God is a living God, knowing that He is existing, this disqualifies yung mga Diyos-Diyosan na gawa sa kahoy, gawa sa bakal, gawa sa bato, at kung ano pa man. Sabi po ng mga awit, chapter 115, verse 4 to 8, "Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi nakakapagsalita. At hindi rin makakita mga matang pinasadya. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tenga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paa'y mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Ni wala kang naririnig kahit munting tinig man lang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa." Alin sa mga bersikulong ito ang hindi malinaw para hanggang ngayon ay sumamba ka pa rin sa mga Diyos-Diyosan? Meron silang mga kamay, hindi nila may galaw. Meron silang mga mata, hindi makakita. Meron mga tenga, hindi makarinig. Meron mga bibig, ngunit hindi makapagsalita. May mga paa, ngunit hindi man lang nila maihakbang. At ang sabi pa sa dulo, mga kapatid, ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa. Isuwa dagitig day, dayaw kadagdidi di Diyosin. Agbalbalin damatin nga bulsek kadagiti marigrikat. Agbalbalin damatin nga umal. Tapno handa nga ibgas, iti pamadayo kini Apo. Agbalindan nga tulang kadagiti agkasapulan. Tadagiti mabati ka nagramit kadakwada. Agbalin akas kadakwada. Kas kadagiti di Diyosin nga aramidanda.
Nakakalungkot man pong isipin, mga kapatid. Ngunit sa dami po ng mga tao na hindi naniniwala sa mga na hindi naniniwala sa Diyos, isa na rin po dito ang mga taong sumasamba sa mga diyos-diyosan. Sapagkat ipinagpalit nila sa isang larawang gawa sa bakal, kahoy o ginto, ang tunay at buhay na Diyos na narapat nating pag-alayan at sambahin. Alam niyo, mga kapatid, ang buhay na mayroon sa Diyos ay hindi tulad ng ibang nilikha. Yung life na meron siya, hindi katulad natin, mga kapatid. Tayo, we are acknowledging, kinikilala natin na yung buhay na mayroon tayo ay pahiram lang ng Diyos sa atin. Di ba? Alam natin yan. At kapag tapos na yung oras na pinahiram ng Diyos sa atin, babawin niya na ito. Okay? Pinahiram lang ng Diyos ang buhay na mayroon tayo. Ngunit ang Diyos, walang nagpahiram sa Kanya ng buhay. Hindi galing sa kung sino man o kung kanino man ang buhay na mayroon ang Diyos. At sabi nga po ni Millard Erickson, the adjective eternal is applied to him frequently, implying that there never was a time when he did not exist. Awan iti tiyempo, awan iti gundaway nga saan nga nagtalinaed a Dios iti Dios. A nagtalinaed a sibibiyag iti Dios. Okay, iti amin agundaway kakamsat sibibiyag iti Dios. He is existing eternally, okay? Kaya nga sa Genesis chapter 1 verse 1, bago pa man likhain ang lahat, andyan na ang Diyos. Kaya hindi galing sa kung sino man o kung kanino man ang buhay ng Diyos, kundi ay Siya ang pinanggalingan ng lahat. Siya ay Diyos. Sabi ng Psalms 104 verse 24, how many are your works, Lord? In wisdom, you made them all. The earth is full of your creatures. Nakaskas daw ka. Agnana yun. Okay? Natanok. Yan yung kinakanta natin kanina eh. Because God is a magnificent God. Wala siyang pinagdedependahan para sa kanyang buhay. Meron siyang sariling buhay. At siya ang pinagagalingan ng buhay na meron tayo. Kung tayo mga tao, kailangan natin ng nourishment, kailangan natin ng protection, kailangan natin ng warmth para tayo mabuhay. And we see, or we can read in Matthew chapter 6, verse 25 to 33, that the Father is providing all these things. Si God, hindi niya kailangan ang lahat ng yan. Hindi niya kailangan ng protection, ng nourishment, ng warmth, and anything else. Kundi ay Siya ang pinagmulan ng mga ito na kailangan natin. Walang kahit anumang kailangan ang Diyos tulad nito upang Siya ay manatiling buhay. Hanga gidup, tingin na Diyos, iti Diyos kakansan. Sabi nga sa text natin, sa Acts chapter 17, verse 24 to 25, the God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is He served by human hands as though He needed anything, since He Himself gives to all mankind life and breath and everything. Okay, siguro, bilang ordinaryong tao, siguro ay naiisip po natin, bakit kaya hindi na lang i-reveal ni God yung kanyang sarili para hindi na magpatuloy pa yung mga atheists o yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan na maniwala sa mga ito? Okay? Bakit wala, di ba pwede na mag-face reveal na lang si God para sa gayon? Tumigil na yung mga atheists, tumigil na yung mga nagki-claim na hindi totoo ang Diyos. Okay, but we have studied last time na hindi pwedeng makita ng tao ang Diyos sapagkat sila ay mamamatay. And also, mga kabatid, ang problema, hindi layunin ng Diyos na kumbinsihin ang lahat ng tao na Siya ay buhay. That's not the purpose of God. Hindi purpose ni Lord, hindi niya layunin na kumbinsihin lahat ng tao na Siya ay buhay. Ang nais niya ay maniwala ang tao. Yung kanyang mga kamay ay hindi maiksi upang abutin niya tayo. Nang kanyang tenga ay hindi bingi upang pakinggan niya ang ating mga panalangin. Ang nais ng Diyos ay maniwala tayo sa Kanya at tanggapin natin ang Kanyang regalong kaligtasan. Katulad nga ng mababasa sa John chapter 3 verse 16 na favorite natin na memory verse. Okay?
Ayan ang hangarin ng Panginoong Diyos. Ang tayo ay maniwalang siya ang Diyos at tagapagligtas natin. Ilang beses po sa Old Testament na pinatunayan ng Diyos na siya ay buhay. Sa Genesis chapter 6 verse 9, mababasa po natin dyan yung judgment ng Lord sa mundo dahil sa wickedness. And in the time of Noah, umulan ng 40 days and 40 nights. Ano? At dahil dito, may kilala natin na ang Diyos ay buhay. Sino ang pagkagalingan ng 40 days and 40 nights na yon? Sino ang pagkagalingan ng safety ni Noah at ang kanyang pamilya at ang lahat ng hayop sa barko? Ang Diyos lamang, mga kapatid. Ano pa? Sa panahon ng Exodus chapter 14 verse 21 to 22, hinati ng Diyos ang dagat at naglakad sa dry cross at naglakad sa dry crossing ang mga Israelites. Okay? Namaga, dadya, bye-bye, anagnaan, nagito yung Israelita, tapno lang iti kastakam, sat, mapagbalay ganda, iti pan nakatagabong, anapadasan dan, iti gasot-gasutan, tahutawin. At kahit pa sa 1 Kings chapter 18, verse 19 to 31, nung si Elijah ay manalangin, kung sino ang maghuhulog ng apoy sa kanilang alay, siya ang tunay na Diyos. At sa daang-daang mga propeta ni Baal, at maghapong pag-alay at pag-aayuno at mga sakripisyo, ang Diyos na buhay na pinaglilingkuran ni Elijah ang nagpaulan ng sunog upang ipatunayan na siya ay Diyos na buhay. Alam niyo mga kabatid, hindi layunin ng Diyos na ipaalam sa tao that He is existing. Na kumbinsihin ang lahat ng tao na siya ay buhay. Ang kanyang hangarin, mga kapatid, ay yung magkaroon tayo ng paniniwala na magkaroon tayo ng pananampalataya kahit na hindi natin siya nakikita. Sabi ng ating Panginoong Yesus kay Tomas sa John chapter 20 verse 29, Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed." Dahil buhay ang Diyos, at aktibo siyang kumikilos sa ating buhay, kaya mayroong pagbabago. Actually, left to ourselves, mga kapatid, hindi natin hahangarin na magbago. Hindi natin hahangarin na gawin yung tama. Pero nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, bilang Diyos at tagapagligtas, unti-unting dumarating yung pagbabago sa ating buhay. Pansin mo, kapatid, yung desisyon mo, yung intention mo, yung pananalita mo, yung pakikipagrelasyon mo, unti-unti yan ay hinuhubog ng Panginoong Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos natin ay buhay, kapatid, at siya ay aktibong kumikilos sa ating buhay. At kung naniniwala, pinaniniwalaan natin, nauunawaan natin na ang Diyos ay buhay na ating pinaglilingkuran, ang question is, paano tayo nagre-responde sa Kanya? Paano natin siya pinararangalan sa ating buhay? Gayong siya yung nagbigay ng kahulugan sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, kung wala ang Diyos, gaya nga ng sinasabi ng mga atheists, ano ang basihan ng ating moralidad? Di ba? Kung wala ang Diyos, siguro pwede nating gawin lahat ng bagay na ating naisin. Walang standard, wala tayong susundan na katotohanan. Ngunit, ang mangyayari, wala ding saysay ang ating buhay. Walang meaning, walang purpose. Pero hindi tayo nilikha ng Diyos na walang purpose, kapatid. Okay? That's why we conclude that God is a living God and that we continue to respond to His active work in our lives by honoring Him sa lahat ng ating mga ginagawa, pananalita. Yung katotohanan na God is alive, that God is a living God, it affects our worship. Dahil noon, hindi natin naunawaan na siya ay buhay. At ang alam natin, patay ang Diyos o sanggol pa lang ang Diyos o hindi na, nagbago ang Diyos, yun pa rin siya. Yung worship natin is patay din, dead worship din. Ano? It affects yung ating service. Yung truth that God is a living God, it affects our service and our sacrifice. Now that we are acknowledging that God is a living God, all out yung pag-serve natin sa Kanya, all out yung pag-sacrifice natin sa Kanya, all out yung obedience natin sa Kanya. Bakit? Dahil naniniwala tayo na siya ay buhay. That He will respond to whatever worship and honor
na ating ipagkakaloob sa Kanya. Sabi nga po ng Psalms 19 verse 1 and 2, "The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge." Anyan kakabsat, a Diyos, a pagsaraserbihan tayo, iti tangatang ipapasimudaag na, at i Diyos tayo ket sibibiyag. Ipakita na iti gloria, iti Diyos, iti kinadayag, iti Diyos, katawan, iti anyaman nga may limad, iti dahitoy, a pinaraswana, no may papan, iti sibibiyag, a Diyos kakabsat. Daita iti umuna nga kinapudno nga kayat kung aibingay kanya kadatayo amin that God is a living God. And because God is a living God, truth number two, God is a relational God. Sabi po ng text natin, Acts 17, 24 to 25, "The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is He served by human hands as though He needed anything, since He Himself gives to all mankind life and breath and everything." Ngayon mga kapatid, pag sinabi natin that God is independent, wala siyang kailang anumang bagay para sa atin, para siya ay manatiling buhay, hindi ibig sabihin ito na siya ay malayo, walang pakialam o walang malasakit. Ang buhay na Diyos ay nakikipag-ugnayan sa atin. God is a relational God. He wants to build a relationship with us. Hindi dahil kailangan niya tayo para siya ay mabuhay, kundi ay dahil pinipili niyang makipag-ugnayan sa atin. It is His choice and not out of His need for Him to exist. Hindi dahil kailangan niya makipag-relasyon sa atin para manatili siyang buhay that He is building a relationship with us. Hindi po, kundi ay choice niya na makipag-relasyon sa atin. Okay? At ang katotohanan ito, mga kapatid, ay dapat na magdulot sa ating puso ng mas malaking hangarin upang sumamba sa Diyos. Sabi nga ni Millard Erickson, "He has acted and continues to act out of agape, unselfish love, rather than out of need." Okay? Agtultuloy kakamsat, ngagtabtrabaho iti biyag tayo, gapu iti kastaunay nga ayat na kanya tayo. Saan nga gapu taadda iti masapol na kanya tayo? Anyan, kakamsat na niya? Siguro nakita kayo ti friend, user-friendly, gayaw yun niya. Amamuda ka lang no, da masapol da, but this is not God. Han nga kasi dyan iti apo kakamsat, nga amamuda ka lang no, da masapol na. Okay. Kapag po naunawaan natin, na ang Diyos ay buhay at siya ay nakikipag-ugnayan sa atin, mawawala po yung kaisipan na kailangan tayo ng Diyos. Siguro, masasabi natin na, oh, kailangan ako ni God para matupad yung purpose niya. Okay? Kaya akala natin, kailangan tayo ng Diyos. O kaya ginagamit tayo ni God para matupad yung purpose niya. Kaya akala natin, kailangan tayo ng Diyos para mabuhay siya. Pero sa katunayan, mga kapatid, kung tutusin, pwede pa din niyang tuparin ang kanyang layunin kahit na hindi tayo sumali dito. He can accomplish His purpose without us, kakabsat. Sa katunayan, para rin po sa atin na pinahihintulutan ng Diyos na makilala at mapaglingkuran natin siya. It is to our loss kung hindi natin tatanggapin ang pagkakataong ito. Dakkel, kakabsat, iti mapukaw kada tayo no santo yung awatan, datoy gundaway ngayon pa iti Apo Diyos tap numamamu tayo isunay. So ang hantay wa kunaan, nga nagasat ni Apo tag, sarasarabi tayo niya kakabsat, saan? Hantay wa't nga kunaan kakabsat, nga aramadan na tayo lang ni Apo tam, kasapulan na tayo haan. No di ka't mabaling na lakit di, nga aramidan iti panggap na uray, no awan tayo, nga pinili na, nga isali na tayo kakabsat, gaputa, kastauna iti panagayat na kanya tayo. Kung nakarot na tayo kakabsat, agape, unselfish love and not out of His need. Minsan, meron po yung mga nagmamataas at inakalang kung titigil silang maglingkod sa Diyos, ay maapektuhan ang Diyos at ang kanyang gawain. Ya, kunada ka, siya ayati mapukawan. Kunada man niya, nagsardang da ka nung magserbikin ni Apo. Akala nila kapag tumigil sila na magserve sa Lord, maapektuhan ang Diyos at ang kanyang gawain. Minsan, andun din po yung kaisipan nga, buti nga, nag-church ako eh. Buti nga, hindi ako umiinom eh. Buti nga. Nasa music team ako eh. Buti nga, di ba? Na parang yung tipong parang utang na loob pa ng Diyos kapag tayo ay nag-church, kapag tayo nag-serve,
nakakapsat. Hindi dapat ganito yung ating kaisipan. Sana po ay ma-realize natin na napaka-blessed natin, napaka-palad po natin dahil hindi naman talaga tayo karapat-dapat ngunit nakikipag-ugnayan ang Diyos sa atin. Hindi naman tayo karapat-dapat ngunit ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Mga kapatid, nabubuhay tayo sa mundo na maraming hindi sigurado. Okay? Hindi dahil pinakilig ka, kayo na. Ganun eh, no? Okay. So, nabubuhay tayo sa mundo na maraming hindi sigurado. May mga bagay na ating pinaniniwalaan na naapektuhang husto ng mundo na ating kinalalagyan. Madalas sinasabi natin, mabubuhay pa ako ng 10 years kung hindi papalya yung kalusugan ko, kapag hindi papalya yung kidney ko, no? O kaya, magre-retire ako sa dream house ko kung hindi papalya yung pension ko, yung insurance ko, mga ganon, di ba? O kaya sinasabi natin, magiging ligtas ang ating bayan kung magiging mahusay ang ating gobyerno sa kanilang pamumuno. Okay? Magiging masaya lang ako kung, okay, walang mangyayaring masama. Makakarating lang ako sa pupuntahan ko kung hindi papalya yung sasakyan. So marami tayong mga kung-fu. Pero, para sa Diyos, mga kapatid, walang salitang kung, walang if, walang but, walang if, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin na siya ay magiging Diyos kung he will be God if. Okay? Wala pong ganung salita, mga kapatid. Madami mang hindi sigurado, pero kung may bagay na sigurado at pwede nating panghawakan, yun ay ang katotohanan ng buhay ang Diyos at nakikipag-ugnayan siya sa atin. Grabe, no? Grabe lang yung pagmamahal ng Lord sa atin. We don't deserve it, but He gave it anyway, mga kapatid. And ayon po sa devotional na isinulat po ni Henry Blackaby, sabi doon, that God pursues a love relationship with us. No, grabe, no? God pursues a love relationship with us. Dahil kung tayo lang, mga kapatid, wala tayong initiative na lumapit sa Kanya. It is God who takes the initiative to bring us into a love relationship with Him. Okay? Si God mismo, yung may inisyatibo na lumapit sa atin and build a loving relationship with us. At ito po yung pinaka-purpose ng ating buhay. Yun pong mapanatili natin at mapaganda pa natin yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga ng John 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko, at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Grabe, no? Iibigin niya tayo at ipapakilala pa niya yung kanyang sarili sa atin. At saan nagsisimula yun? Kapag tayo ay tumanggap sa kanyang mga utos at tumupad sa kanyang mga utos at kapag tayo umibig sa kanya. Bilang mga Kristiyano, okay? Hindi lamang tayo binigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang niya tayo binigyan ng buhay, kundi siya ang ating buhay. Inilapit niya tayo sa Kanya at unti-unti natin siyang nakikilala at nararanasan. Paano? Unti-unti niya na ipinapakilala ang Kanyang sarili sa atin. And you know what, mga kapatid? We are always being reminded about our quiet time. Yung time that we spend alone with the Lord, we are always being reminded with our devotion, with our quiet time. Alam mo kapatid, ito ay hindi natin ginagawa upang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Ito ay ginagawa natin dahil mayroon tayong relasyon sa Kanya. Okay, para maunawaan natin, ilagay natin ito sa ilustrasyon ng pakikipag-date. Kunwari, meron kang nililigawan, at minamahal mo talaga siya ng lubusan. Ay, February na naman. Okay, minamahal mo talaga siya. At gusto mo siyang pakasalan. Ano yung primary reason kung bakit ka nag-spend ng time sa kanya? Ano yung primary reason bakit nag-ipon ka ng pera para ikaw makipag-date sa kanya? Ano yung primary reason bakit araw-araw gusto mo siyang ka-chat, ka-usap, ka-video call? Bakit? Gusto mo ba na dahil ang purpose lamang ba nito ay para malaman mo kung ano yung favorite color niya? Or ano bang gusto niya sa adobo, yung may sabaw ba o walang sabaw? At anong purpose? Bakit ka nahigipag-usap sa kanya? Why do you spend time alone with that person?
Is it because gusto mong malaman kung saan salon siya pumupunta, kung anong shampoo niya, kung anong sabon niya, o kung ano yung kwento ng high school life niya? I don't think so na yun yung primary reason why you spend time with that person. I think that you are spending time alone with that person because mahal mo siya at na-enjoy mo makasama siya parati. Pag nag-date ang dalawang tao, tama, importante naman na makilala nila isa't isa. Baka naman dati siyang drug pusher, di ba? Okay, tama naman na makakakilanlan kayo, informations, exchange ng mga informations. Pero hindi po yun yung primary reason kung bakit sila nag-date. Their main reason is that they love each other and they enjoy being together. Okay, hindi pa po LCM, ha? Illustration lamang po natin ito. Ganun, okay, dalhin natin ito sa ating relationship with God. Kapag tayo nagbabasa ng Bible, nakikinig ng sermon, umaattend ng Bible study, sumasali ng prayer meeting, okay? Mas nakikilala natin siya sa ating buhay. Okay? Marami tayong nalalaman impormasyon tungkol sa Kanya. Pero hindi yun yung primary reason kung bakit ka nag-spend ng time alone with God. You are doing that because you just love God and you just enjoy fellowshipping with Him. Okay? Hindi tayo nagka-quiet time para lamang malaman natin yung mga bagay-bagay tungkol sa Kanya. Nagka-quiet time tayo dahil mahal natin siya, gusto natin ng exclusive dating with God, and that we enjoy our fellowship with Him. Mga kapatid, lahat tayo ay may choice kung sino ang gusto nating sambahin. Everyone worships someone or something, but nasa sa atin pa rin yung choice. Katulad nga ng sinabi ni Joshua, sa Joshua 24:15, bahala na kayo kung sino ang Diyos na paglilingkuran nyo. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ang challenge ni Elijah sa 1 Kings 18:21, kung ang Diyos ang iyong Diyos, okay, huwag na kayong pabago-bago pa. Sundin nyo ang Diyos kung naniniwala kayong siya ang Diyos. Sundin nyo si Baal kung naniniwala kayong siya ang Diyos. And even Ruth, ayaw niyang ipagpalit ang tunay at buhay na Diyos sa mga Diyosan ng Moab. Kaya sinabi niya, your people shall be my people and your God, my God. Mga kapatid, maraming mga Diyos ngayon. Maraming mga Diyos-Diyosan. Pero nasa sa atin na kung tayo ay patuloy na sasamba sa mga Diyos-Diyosan gawa sa kahoy, bakal o bato, sa mga Diyos-Diyosan gawa ng ating pride and ego, sa mga Diyos-Diyosan gawa ng ating pagkahumaling sa pera at kayamanan, sa Diyos-Diyosan gawa ng ating sariling kagustuhan lamang. It is up to us kung ito yung sasambihin nating Diyos o tayo ay sasamba sa tunay at buhay na Diyos. Sabi ng John 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, ang isa at tunay na Diyos at ang makilala si Jesucristo na iyong isinugo. Doing our quiet time, our devotion, having a relationship with the Lord, having an intimate relationship with God, is that something you do to gain a relationship with Him? But something you do, kapatid, because you have a relationship with Him. At sa final debate ni Josh at ni Professor Jeffrey, patuloy na ipinagtanggol ni Josh sa harapan ng kanyang profesor na ang Diyos ay hindi patay. God is not dead. At no hindi na malaman ni Joshua kung paano niya pa ipagtatanggol ang katotohanan ang Diyos ay buhay, personal na tinanong niya ang kanyang professor, bakit pa galit na galit ka sa Diyos? Bakit ba galit na galit ka sa Diyos? Paulit-ulit niyang tinanong, bakit galit na galit ka sa Diyos? Nilapitan niyang professor, why do you hate God? At ang sabi ng professor, I hate God because He took everything away from me. Nagagalit ako sa Diyos dahil namatay ang aking nanay at nawala akong lahat ng bagay na meron sa akin. And Josh answered, how can you hate something that does not exist? Isa-isang tumayo ang mga estudyante sa loob ng classroom na yon at ipinanoklama that God is not dead. I hope, mga kapatid, that as we ponder about this message, God is not dead, may we live a life that is glorifying and honoring to our Lord Jesus Christ. Shall we all bow down our heads and let us pray.
Panginoon, salamat po sa umaga na ito. Salamat po sa mga mensaheng aming napakinggan. Tunay nga, Panginoon, na kayo ay ang aming buhay na Diyos, and that you desire, Father God, to build and pursue a love relationship with us. Lord, forgive us for the times that we failed you. Forgive us, Lord, for the times na inuna po namin ang mga Diyos-Diyos ang gawa ng aming pong sariling buhay. And Lord, this day that we are reminded about the one true living God, may we live a life, Lord, that truly pleases you, our Lord and Savior. Thank you, Lord, for this message. May you be glorified, Father God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.